Hi mga ka-stories! Welcome back to our channel. My name is Romel for the hashtag RC Stories. So mag-isa lang ako ngayon kasi si Clams ay nandun sa kanilang bahay kasi nandito na kami sa Pilipinas. So maghahiwalay muna kami for our home quarantine. So ito na nga, for this video, i-share namin or i-share ko sa inyo yung experience namin pa-uwi dito sa Pilipinas. So galing kami sa United Arab Emirates, specifically in the Dubai. So gumaya kami from Dubai Airport papuntang Cebu, Philippines, specifically in Mactan International Airport. Are the things you need to do or you need to prepare para ka ay sa pag-uwi mo sa Pilipinas. So ito yung experience namin. Pero yung way namin is direct kami flight from Dubai. Sumakay kami ng Emirates Airlines direct flight papuntang Cebu or Mactan International Airport. But before anything else, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with our videos. Like, share, comment. Thank you. Of course, so pagpunta mo ng airport, Dubai Airport, so what are the things you need to do? Of course, your ticket. So printed ticket and receipt. So yun lang yung kailangan mo. Hindi kasi masyadong hassle yung pa-uwi mo, which is yung departure airport, which is the Dubai. So hindi masyadong hassle yung sa amin. Prepare lang namin yung baggage namin, yung ticket, so check-in ka lang to get your boarding pass. So meron silang mga different ways to check-in. So meron kang parang manual na ikaw na yung gumagawa or you're gonna go to counters para mag-assist sila sa pag-check-in mo. So yun lang, kuha mo na yung boarding pass mo. Okay, check-in ka na, you go to immigration, pasok ka na, mag-antay ka ng flight mo. So yun lang yun, less hassle. Parang usual routine in traveling sa pag-check-in mo. Sa departure, ito na way or paraan. Once na sa plane ka na, which is in the Emirates, bibigyan kayo nila ng dalawang form, which is from the Bureau of Customs, and then there is also one form na kailangan yung fill upan para pagdating is ibigay nyo lang kung saan to kailangan kunin or kailangan ibigay. So Bureau of Customs, and then the one is for the barcode. So what is that barcode that you are going to do? In Mactan International Airport, you need to prepare or you need to register first in their website, which is the mactancebuairport.com/COVID-19-registration. So ito yung a registration kung saan mabibigyan kanila ng free COVID test or swab test. So kapag masisend or meron kang barcode nito, meron kang free test. Ganon. Kasi ang nalaman namin sa friend namin from Manila, I guess they are using the Red Cross registration, which is ang Red Cross yung mag-assist sa kanila para mabigyan sila ng free swab test. Ganon. Pero in Mactan, in Cebu, it should be the Mactan International Airport website, which is in the COVID registration. So mag-register ka doon. Once maka-register ka na doon, so ito yung makikita mo, register. So there are 6 steps na kailangan nyong tapusin bago kayo masendan ng barcode doon sa email nyo. Yan. Afterwards, kapag meron na kayong barcode doon, you're just going to prepare that one once you arrive in Cebu Airport, in Mactan International Airport. So papakita nyo doon, may pila siya doon kung saan yung barcode, and then another counter, you're going to show the, of course, boarding pass, your passport, and then the barcode. Yan. So tatatakan nila yung likod ng passport nyo ng this kind of barcode. So meron siyang extra barcode nito na kukunin yun siya during the swab test sa baba ng airport. Ay, sa baba. Because after that counter, you're going down para sa Bureau of Customs and then the swab testing. So parang ang haba ng pila doon. Kasi especially if hindi ka nakaprepare ng barcode, you're going to register pa doon sa airport. Ang haba pa, kailangan makumuha ng wifi, wala kang data. Of course, wala pa tayong number niyan, di ba? Pagdating natin ng Pilipinas, pagdating natin ng Cebu. Ganon. So register ka doon, ang dami. Pero mag-assist naman sila. May mag-assist naman sila kung saan ka mag-register, saan ka kailangan i-open, no? Anong kailangan i-open website, ganon. But at least you have an idea what are the things you're going to prepare. But this one is only for the Mactan Airport kasi ito yung experience namin. Pero ang nalaman ko doon sa Manila, they're preparing the Red Cross website or the Red Cross registration, and then they're gonna send the barcode. Kasi yan yung na-prepare naman, which is the Red Cross. Kasi may friend kami na umuwi ng Pilipinas, which is in Manila. So yan yung pinaprepare sa kanila, yung Red Cross. Pero in Mactan pala, Mactan International COVID registration ang kailangan nila na barcode, hindi yung sa Red Cross. Yan. So you already have an idea.
So, hindi mo na kailangan i-prepare yung form na to kasi yung airline, which is the Emirates, ang magbibigay ng dalawang form to. For the Bureau of Customs and then yung isa, kukunin nung sa after the barcode counter, which is the immigration. So, kunin nila yun. So, after nung barcode, pasok ka dun, i-check nila, bibigyan kayo nila nito. And then afterwards, another pila na naman for the immigration. Of course, tatakalan yung passport mo and so on and so forth. And then afterwards, bababa ka ng elevator. Pagbaba mo ng elevator, may haba na namang pila dun, which is this one. Ganyan, ganyan kadami yung tao na dumadating sa Pilipinas kasi may mga seaman, may mga OFW na nagbabakasyon. Yung iba naman is balik-bahay na talaga or uwi sila for good. Ganun. So, pila ka first is for the Bureau of Customs. So, ito yung papakita sa inyo. Then, while waiting, there's a person or there's a crew or staff na magbibigay ng mga different sheets like this. So this one, it's a DAS, which is their depression, anxiety, and stress scale, which is kailangan mo lang sagutan once makarating ka na sa hotel na kung saan ka papacheck-in or magko-quarantine. Ganun. Kailangan mo lang sasagutan kasi parang ito is to help a person, or kailangan nilang mag-support ng yung malaman nilang tao kung merong anxiety, depression, or stress. Parang ganun. Parang group siya, organization to support you to relieve your stress or parang mawala yung ma-depression mo or anxiety in life. Parang ganun. So, there's also another form which is a green sheet which is showing only the, I'll just show it here. Showing the steps on how to process or how to contact LGU and OWA after you receive your negative result sa swab test mo. Ganun. After that one, pagkapunta mo na sa Bureau of Customs, ganyan, bibigyan ka nila ng another sheet, pink or green, and then there's also a small sheet showing kung saan ka na hotel mag-check-in or mag-stay while waiting for the result of your COVID test or swab test. So, after the Bureau of Customs, you go to the station wherein my swab test. So, ito nakakaloka kasi in United Arab Emirates, na-try ko na yung swab test sa ilong lang. So, every month, may swab test talaga kami. So, kaya dun sa phone ko sa application ng United Arab Emirates, meron ako mga 6 swab tests. Pero dito, left, and then yung ginamit mo sa left, ang ginamit sa left, ipasok din sa right. Ganyan. And another, I don't know what's that kind of thing they're using. Another one, gagamitin nila sa bibig. So, parang tatlong butas yung papasukan nila. Dalawang ilong left and right and then yung sa bibig. So, yun yung kukunan nila for the swab test. And after that one, yan lang yung proseso. Kaso nga lang, nakaka-stress dito. Isang haba ng pila. Ang daming forms na fill upan mo or i-register mo kapag hindi ka ready. Ganun. Then after that one, you're going to pick up or get your package. Yan na yun. At tapos, mag-antay ka kung ano yung na-assign sa'yo na hotel. Marami, may mga dolly doon na nagtatanong kung anong hotel ka na-assign. Ganun na. Tapos, a bus or pick up will get those OFWs at tapos isi-send nila sa hotel kung saan sila mag-check-in or mag-stay kung ano yung na-assign ng custom, Bureau of Customs ka na. Then afterwards, kapag naka-arrive ka na, or dumating ka na sa hotel kung saan ka kailangan mag-check-in, another pila na naman, another stress of registration or ano yun, ang haba ng pila talaga. Yung sa Bay, kasi Bay Hotel kami. So ito yun, kailangan mong pumila or mag-antay ng time mo para makuha ka ng room number mo at saka magbibigay sila ng mga guidelines or rules sa hotel na kailangan mong i-follow or else magkaka-penalty ka. So it will state in the guidelines na ibibigay nila. Ganyan. Tapos may mga barcodes or QR codes kailangan mo gamitin for WhatsApp or Viber kung if you have any questions or kailangan mo ng tulong from the hotel kasi bawal kang lumabas kasi kapag lumabas ka tapos isasara mo yung door, hindi ka na makakapasok kasi hindi ka nila bibigyan ng key card once hindi mo pa na-receive yung result mo sa swab test which is the negative kasi bawal maglalabas kasi what if you are positive, diba? Ganon. So, after that one, mag-antay ka kasi 24 hours lang din naman yung result. Or, natapos kami nun mga 10 p.m. yung swab test ko mga 6 p.m. ata yun sa airport. And then, mga 11 a.m. by tomorrow is na-receive na namin through email yung result ng swab test namin. So, yun. Nakuha ko negative, then you're just going to follow those green sheet na pinakita dun sa airport.
na diniscuss ng one of the staff there, follow mo doon, during sa stay ko sa Bay Hotel, is kailangan mag-message kami sa OWA na ito na yung na-receive na namin yung negative result namin from the swab test we have, and then makikommunicate kami sa LGU or mu-ask kami sa family namin to go to LGU and to ask for acceptance letter para i-pick up kami ng LGU dun sa hotel mismo. Sila mag-pick up para i-travel kami papunta sa aming province or kung saan ka pupunta. But that one is for Cebu province. But if you are along with Cebu City, Mandawi City, or Lapu-Lapu City, so there are different processes na kailangan nilang gawin, which is ako, hindi ko pinili na uwi na lang muna ng province, which is nagstay ako sa Cebu City. So I asked my auntie in one of the barangay here in Cebu City to ask for the acceptance letter, at tapos diretso na pinick up lang ako ng sister ko, tapos home quarantine ako dito sa Cebu City. So I don't need to go to Cebu province for now. Yan na nga. Yun na yun, natapos yung hassle ng pag-travel mo pa uwi papuntang Pilipinas. As long as you are prepared for it, and then just hope and pray na mag-negative yung result talaga sa swab test para makalabas agad. Kasi once mag-positive daw, ipipick up ka automatically dun sa hotel kung saan ka naka-check-in. So ito yun, there are 3 sheets na i-email nila sa, what about this one? Of course, sa email mo. I-send nila sa email mo. So there is laboratory test result showing negative, quarantine certificate, and then the travel authority. So itong gagamitin mo kung makakalusot ka sa mga different provinces. For example, uwi ka ng mga ibang province, tapos marami kang municipality provinces na lulusutan or dadaan. So ayan. So yan yung kailangan mo i-prepare. So one important thing is the, what do you call this one? First, of course, your ticket. Just a recap. Ticket or receipt. Puntang Pilipinas, and then you get your boarding pass, yan, check-in, ganun. Then after that, you should prepare to register in the, if this one for the Mactan Airport or Cebu, Philippines, traveling Cebu, Philippines, you need to register in the Mactan International Airport COVID registration to get the barcode sent in your email. And then, the Emirates or the airline will give you 2 forms to fill up para gamitin yun sa once you arrive in Mactan International Airport. Ganun. So, yan lang yung kailangan mag-prepare kasi doon na yung mga ibang form na ibibigay nila. Basta yan lang yung barcode ang kailangan mong i-prepare para mas less hassle. Kasi pagdating mo na sa airport, doon na ibibigay yung mga ibang forms. Hindi mo na kailangan ma-receive kahit nandun ka pa sa ibang bansa. Ganyan. So, yan yung mga process. Walang kailangan i-stress out. Hindi mo kailangan pagurin yung sarili mo, hindi mo kailangan i-stress. As long as you're ready, as long as ganun, happy sa life. Yes. So I guess that will end our video. At least na-share ko sa inyo yung experience namin pa-uwing Pilipinas. So galing kami United Arab Emirates, specifically in the Dubai Airport, going to Cebu, Philippines in Mactan International Airport. Kasi ibang process ata yung sa Mactan Ninoy International Airport. So, ibang proseso, ibang mga barcode, ibang mga forms ata kailangan mong i-prepare. Kasi yun yung mga una namin na-prepare. Yes. So, again, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with our videos. So, bye! Again, my name is Romel Ferdinand, #RC Stories. Thank you so much!